بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ang ating pong tatalakayin po ngayon ay ito ay tungkol sa pagmamahal sa mundo o ang tinatawag sa Arabic na dunya. At ito ay mahalaga dahil karamihan sa mga tao ngayon ay talagang kinakalimutan nila ang kabilang buhay. At ang akala nila ay hanggang dito lang sa mundo ang kanilang kasiyahan. Hindi nila naisip na may kabilang buhay na nandun ang tunay na kaligayahan. Sa isang saglit ng kwento ni Imam Ghazali rahimahullah, meron siyang kwento si Imam Ghazali rahimahullah. May kwento siya sa isa lalaki, yung tungkol sa isang lalaki na ang kwento niya ay habang ang isang lalaki ay naglalakad siya sa gubat, meron siyang nakikita na isang leon. Yung lalaki na ito ay meron siyang nakikita na isang leon na nakaamba sa kanya para kagatin siya. At nung nakita niya, sa sobrang niyang takot, tumakbo siya. Pagkatapos, hinabol siya nito ng leon. Habang tumatakbo siya at naghahabulan silang dalawa, may nakita siya na balon. Yung lalaki, may nakita siyang balon. Habang tumatakbo siya, hinabol siya ng leon, may nakita siya na balon. Yung balon na yon ay mayroong lubid. At kaagad niya itong pinasok. O tumalon siya doon. At kumapit siya doon sa lubid. Habang tinitingnan niya ang ibabaw, nandoon ang leon naghihintay na handa siyang kagatin. Kaya ang ginagawa niya sa ibabaw para kagatin siya, kaya siya ay humawak sa lubid ng napaka higpit. Hinawakan niya kasi sino ba naman na makagat ng leon. Kaya ayaw niya makagat siya ng leon kasi kakainin siya, kakatayin siya ng leon. Kaya nga humawak siya sa lubid habang siya ay pababa. At habang siya ay pababa, humawak siya sa kanyang lubid para makaiwas doon. Subalit, habang siya ay pababa, nakita niya ang malaking ahas. Habang ang lalaki na ito ay pababa, hawak niya ang lubid, nakita niya ang malaking ahas na naghihintay sa kanya para tuklawin siya, para sakmalin siya, para kagatin siya. Kaya ang ginawa niya, hinawakan niya ng mahigpit ang lubid para hindi siya mahulog dahil ang ahas ay naghihintay sa kanya. Ang ahas na ito ay isang sawa na nakanganga, naghihintay sa kanyang pagbagsak para kagatin siya at kainin. Kaya siya ay napatingin sa ibabaw habang nakikita niya ang dalawang daga. Habang nakikita niya ang ibabaw, mayroong dalawang daga na ginangat-ngat ang lubid. Dahil kapag ningat-ngat ang lubid, pag naputol yon, kagatin siya ng sawa, ng ahas. Kaya ang ginawa niya, nagdahan-dahan siyang patingin pa kanan pa kaliwa habang nakikita niya ang tinatawag na honey o pulot pukyutan. Yung pulot pukyutan na yon ay napakatamis, napakasarap, at kanya itong tinikman. Sa pagtikim niya, ay siya ay nasasarapan at nawala sa kanyang isipan o nawaglit sa kanyang pag-iisip ang mga nangyari sa kanya. Nawala, pansamantala, nawala sa kanya ang, hindi niya naisip yung hinabol siya ng leon o may naghihintay sa kanya ng ahas sa baba na handang kumagat sa kanya. At hindi rin niya naisip na yung lubid na hinahawakan niya ay ginangat-ngat ng daga, puti at saka itim na daga. Na kapag naputol ng daga yun ay malaglag siya. Pero hindi niya naisip yun dahil sa pagkain niya doon, natikman niya ang honey, ang pulot pukyutan. Mga kababayan, mga kapatid, hindi sa ganitong kwento na ito ay may pakahulugan. Na tayo dito sa mundong ibabaw,
ay nakalimutan natin ang ating dinanas ng ating buhay. Nakalimutan natin kung saan tayo nagsimula. Nagsimula tayo sa pagkabata, nasatyan tayo ng ating nanay hanggang tayo ay lumaki at tumanda. At ganito ang sitwasyon natin ngayon na yung leon na tinutukoy po ayon sa kwento na yung leon na yon na ito ay humahabol sa ating kamatayan. Ang leon na ito ay hinahabol tayo para sa ating kamatayan. Kahit saan tayo naroon, lagi nandyan ang kamatayan. Kahit saan tayo naroon. Huwag niyong isipin na hindi kayo mamamatay. Lahat po tayo mamamatay. Isipin natin, may humahabol sa atin na leon. Para saan? Para patayin tayo. Ito ang tinutukoy na kamatayan natin. Na may humahabol na hindi natin naiiwasan. Hindi natin namamalayan. Na bukas makalawa, wala na pala tayo dito sa mundo. Kaya ito ang kwento dito. At ganun din yung sawa, yung ahas na sawa na naghihintay doon sa lalaking malalaglag, ito yung sumisimbolo sa hukay natin sa libingan. Yung sawa na naghihintay doon na malalaglag na tao ay sumisimbolo ito sa hukay ng ating libingan. Dahil lahat tayo mamamatay. At insyaallah, ililibing tayo. Dahil ganito ang ating buhay. Pagkamatay, kailangan ilibing. At saan tayo mabibilang o mailibing? Sapagkat sa lupa, doon tayo nanggaling. Sa lupa, doon tayo nanggaling. Sino ba ang hindi tinanggap ng lupa? Si Firaun. So lahat ng mga isinumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sumusuway sa kanya ay hindi tinanggap ng lupa. Pero insya'Allah, tayo pag namatay, insya'Allah, tanggapin tayo ng lupa at doon tayo ililibing. At ito ang sumisimbolo ng ahas na naghihintay sa atin. Na kapag nalaglag tayo, tigok na tayo at doon tayo ililibing sa lupa na naghihintay. Kaya, humawak palagi tayo sa ating lubid. Tayo po ay humawak doon sa lubid na kahit na nginangat-ngat ito ng daga, puti o itim, kailangan natin hawakan. At ang lubid, ganun din, na sumisimbolo ito sa buhay ng isang tao. Yung lalaki na humahawak doon sa lubid, ang daga, puti at saka itim, sumisimbolo ito sa buhay ng isang tao na mayroong araw at saka mayroong gabi na hindi lang namamalayan ng tao. Hindi natin namamalayan na mayroon palang dumaan sa atin araw at saka gabi. Subalit, kinakalimutan natin, mayroong liwanag, mayroong dilim, mayroong araw, mayroong gabi. Huwag po tayong magpaloko dito sa mundong ibabaw. Huwag po natin lukuhin ang ating sarili dito sa mundong ibabaw. Kasi bakit? Yung iba, nakalimutan na nila kung sino ang naglikha sa kanila. Hindi nila ito kinikilala. Kaya nagparemind si Jesus Christ sa John 17:3. Sinabi niya na, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ninyo ang tunay na nag-iisang Diyos. At ako si Kristo Jesus ay isang sugo. So kailangan natin maniwala na si Jesus ay isang sugo sapagkat si Jesus ay tao. Isinugo lang siya ng Diyos para tayo ay sumunod sa Kanya at hindi sasamba sa Kanya. Susunod lang. So, sino ba ang may gusto mamatay sa atin? Wala. Kahit isa, di ba? Kaya kumapit tayo doon sa lubid habang nabubuhay pa tayo dito sa mundo. Walang isa sa atin na gustong mamatay. Kaya magtiis tayo at iwasan natin ang mga bagay na nakakasira sa ating sarili. Magtiis po tayo, iwasan natin ang mga bagay na nakakasira sa ating sarili. Itong honey na kinakain ng isang tao, sumisimbolo po ito na sa natitimasa natin dito sa mundo. Pinagkalooban tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga gadget, kutsi, bahay na maganda, magandang asawa, maraming anak. Pero ang oras natin, saan natin ginugol? Saan natin ginugol, ginamit ang ating oras? Binigyan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mata para saliksikin natin ang katotohanan. Binigyan niya tayo ng paa, kamay para magtrabaho at hanapin natin ang katotohanan. Subalit, saan natin ito ginagamit? Kaya kailangan natin itong
Isipin mga kapatid, magtiis tayo dito sa mundo, magsikap tayo at alamin natin ang katotohanan. Meron iba na pinagkalooban ng ala ng biyaya, ginamit niya ito sa hindi tama. May iba na mga tao, binibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya, subalit hindi niya ito ginamit sa tama. Halimbawa, nung bago pa siya dito dumating, nag-aral siya na nag-aral. Pero nung nakatanggap na siya ng biyaya mula sa Allah, unang sweldo, pangalawang sweldo, o di kaya ikumpara natin ang buhay sa Pilipinas, nung mahirap pa siya, ay nangungutang siya. At nung umasenso na, so yung mga naghihirap doon, nangungutang sa kanya, hindi siya tumitingin para mautangan siya. At bukod doon, pinagkalooban siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng laptop, TV, radio, karaoke, o di kaya kutsi. Saan niya ginamit? Ginamit niya ito sa bawal. Ginamit niya ito sa haram. Halimbawa, may bagong tao galing na Pilipinas, pagdating dito wala pang sweldo. Pag nakuha ng isang sweldo, pangalawang sweldo, bibili ng gadget. At pagkatapos, saan niya gagamitin ang gadget? Gagamitin niya sa pagtitilibabad sa babae. At ang babae naman, pagtitilibabad sa lalaki na hindi siya kasal. At ang gagawin niya ito, araw-araw na libangan habang siya ay natutulog. At ayaw na niyang tanggapin ang katotohanan. Pag dumating ang aral ng Islam, ayaw niya, sabihin niya na busy ako, maglalaba ako. Pero sa totoo, meron siyang ginagawang pangangalo niya sa kanyang gadget. Wayadun billah. Kaya, subhanallah, dapat natin itong pagsikapan. Magtiis tayo sa mga bagay-bagay dito. Ibigay natin ang ating mga kayamanan na ating naipon. Bawasan natin ito kung umabot na sa nisab. Dahil sa katotohanan, sa araw ng paghuhukom ay tatanungin tayo. Kaya dito sa mundo, kung mahal natin ang mundo, nakakalimutan natin ang ating tungkulin bilang isang tao. Na tayo pala ay mamigay ng tulong sa mga mahirap, magpautang sa mga nangangailangan. O di kaya gamitin natin ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinagkaloob sa atin sa kabutihan, huwag sa haram. Huwag maninlang sa palamuti dito sa mundong ibabaw. Laging tatandaan na may akhirah, may kabilang buhay. Lagi nating tatandaan na mayroong kabilang buhay. At ang kabilang buhay na ito ay nakahanda sa atin na tayo ay bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paglilitis. Kaya huwag tayong magpakalulong dito sa dunya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَى مَتَاءُ الْغُرُورِ. Sinabi ng Allah, at ang buhay na makamundo ay isa lamang na mapanlinlang na kaligayahan na may hangganan. Ito yung mababasa natin sa Suratul Imran, verse 185. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay din na paalala sa atin na huwag tayong malinlang dito sa mundong ibabaw. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, adhadtum tayibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamtum biha falyawma tulzawna adhabul hun. Na ang ibig pakahulugan sa pinakamalapit na meaning, ipinaalis niyo yung kabutihan sa inyo, ang buhay niyo dito sa mundo, fi hayatikum ad-dunya wastamtum biha, na nagpapakasasa kayo, nagpapakasarap kayo dito sa mundo, nagpapakaligaya lang kayo, subalit kinakalimutan ninyo ang akhirah, ang kabilang buhay. Kaya ito ay papalitan ang iyong mga gawain. Papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga gawain. Ang inyong kaligayahan sa mundo ay kapighatian sa kabilang buhay o parusa. Kaya kung dito sa mundo, tinitikim natin ang lahat ng mga kaligayahan na ito ay bawal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, papalitan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ng masidhing parusa. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, alalahanin po natin na mayroong kabilang buhay. Kaya itong dunya, itong mundo na ito, huwag natin masyadong mamahalin. Ang mahalin natin ay ang mga ipinag-uutos ng Diyos at mahalin natin ang ating sarili na hindi tayo makalabag sa kanyang mga kautusan. Kaya hanggang doon na lamang po, maraming salamat naway nagdudulot ito ng karagdagang kaalaman ang ating mga natalakay dito. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu alaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajmain.